Yan, napakalambot. Yan oh, dumikit na siya guys, hindi na siya mahulog. Ayan, dumikit. Ang ganda ng kulay ni ano oh, sabrim. Ganito yung hitsura nila during winter time. Nakatakip lang sila ng frost cloth. Hindi ko na tinatanggal yung frost cloth kasi napakamatrabaho na kung itanggalin ko sa umaga and then ibalik ko na naman sa hapon. So ganito lang sila for the whole day. Umulan, uminit, or makulimlim yung panahon. Hindi ko na tinatanggal. Ayan, so kita nyo naman yung kamay ko, diba? Ayan, manipis lang yung frost cloth. So, samahan ninyo ako guys. Tingnan natin, i-check natin. Kasi matagal ko na itong di nakita. Isang buwan na. Ayan, tanggalin natin. Ayan. So, ayan. At wala na rin itong dilig-dilig. Matagal ko na rin itong hindi diniligan. Ayan. Ayan guys. So, i-check natin baka mayroong nagka-frostbite dito. Ayan. Ayan. Long time no see. So, ganyan lang guys. Itong ano, ghost plant. Frost hardy naman yan. Kaya, yan, okay lang yan. Hindi siya matakpan ng frost cloth. Pero yung frost cloth ko kasi mahaba hanggang dito. So, yung kalahati dito, nasakop pa ng frost cloth. Pero, okay lang to kahit hindi mo siya lagyan ng frost cloth. Nakakasurvive yan ng winter. So, meron ako dito mga halaman sa baba. Ayan. So, itong mga halaman sa baba galing dito. Dito sila galing, nakahilera. So, tinransfer ko dito para hindi sila magkaroon ng frostbite. Sayang kasi. Ayan. Ayan. Mayroong mga frostbite na to. Kaya ko dito nilagay. Ayan, o katulad nito. Nagkaroon ng frostbite. Nagtubig yung mga dahon. And then, kung nakita ninyo, yung pagka-pink niya ay nawala na. Dahil hindi siya masyadong nakaka-receive ng ano dito, sunlight sa ilalim. Ayan. Hindi ko kasi ano, inilabas. Ayan. Ay, natanggal na yung dahon. Ito, nung nilagay ko dyan sa ilalim, maganda yung hitsura niya guys. Pink na ganito oh. Ganito yung kulay niya. Ngayon, ganyan na. Wala na. Kumupas na yung kulay niya kasi kulang siya sa sunlight. Ayan. Tapos dito sa ibabaw, ayan. Ang ganda ng kulay ni ano oh, ni Brave. Ayan. Ito, two heads to na Brave. So, mga leaf propagation lang to. Ayan. Meron ako ditong Polydonis. So, ang nilagay ko dito ay Polydonis tatlo, dito, ayan. Tapos tatlo ding, ano, Brave. Kaya lang, namatay yung isang Polydonis dito sa gitna. Tapos naglagay ako ng mga Mendoza dito, ayan. Na ano, nakalbo na yung Mendoza. Pero si Brave talaga, ang ganda ng kanyang kulay, guys. Ayan, nagpipink na siya dito. Ayan, diba? Nagpipink na siya. Tapos ito, matagal na to si ghost, ano, ghost plant. Matagal na siya dito, sa pot na to. Ayan. Medyo kumupas na yung kulay ng, ano, pintura. So, clay pot to, pininturahan ko lang and then sinulatan ko ng, ayan, succulents. Ayan, matagal na siya, matigas na yung lupa dyan. Tapos ito, ayan, mag-iisang taon na to, ngayong darating na siguro, March. Ayan. Maliit pa rin. Tapos, napaka, ano, ng kanyang dahon, guys. Yan, napakalambot. Dahil matagal na nga silang hindi naka-receive ng tubig. So, hindi ko sila pwedeng diligan ngayon kasi malamig yung panahon namin. Baka magkaroon sila ng frostbite. Ayan. Ito, o, nagpipink na yung dahon ni Fan Queen sa dulo. Ayan, o, sa tip niya, diba? Nagpipink na siya. Yan, unti-unti nang gumaganda ang kanyang kulay, guys. Yan. And meron tayo dito sa likod na Peach Boy. Ayan, meron tayo dito. Ito si ano to, si Prodigy. Ayan, si Prodigy. Tapos ito si Rose Gelva. Maganda yung kulay ni Rose Gelva. Meron din akong nilagay na Rose Gelva doon sa mini greenhouse ko. Hindi siya ganyan yung kulay niya. And then ito si Robra. Napakaganda ng kulay guys, o pulang-pula.
ito si ano to, si Runyoni Ai. Ito yung pinakapuno. And then naglabas siya ng maraming baby sa stem. Ayan, lumiit siya ng lumiit. Ito din, oh, maano na siya, guys. Malambot na yung dahon niya ni Pachypytum compactum. Ayan. So far, walang nagkaroon ng frostbite dito sa arrangement na to. Ito, maselan to sa winter, pero okay pa naman siya, oh. Wala siyang frostbite. Tapos, itong Mira, dito ko nilagay. Ayan. Galing siya doon sa kabila, sa gilid ng bahay. So, nilipat ko siya dito. Kasi meron pang space. And, ayan. Napakaganda ng, ano dito, bronze. Mataba yung dahon niya, guys. Ayan. Mga cuttings yan, tinusok ko dyan. Tapos, meron ulit tayong si Peach Boy. Ayan. Ang ganda ng kanyang tip. Ayan, si Peach Boy. Ayan. And mayroon tayo ditong Mendoza na nakalbo na si Mendoza. Matagal na yan dito, guys, nakatanim. Kapag hindi na malamig yung panahon, i-cuttings ko yan. I-reset natin. Ito din. Ayan. Tapos, ito, mayroon na naman tong Runyoni Ai dito. Ano to? Tatlo to sila. Tinanim ko dito. Ito yung pinaka-head. Oh. Ito, and ito. Tapos, ang bilis niya magkaroon ng baby. Yun nga lang, napakaliit ng babies. Yan. Tapos, ayan, Peach Boy uli. So, kung napansin niyo yung ano ko, profile picture ko, yung Peach Boy doon ay napakaliit pa. Ito sila, guys. Ayan, malaki na sila ngayon. Yan. Buhatin natin. Yan, oh. Dumikit na siya, guys. Hindi na siya mahulog. Ayan, dumikit na. Diba? Maganda yung ano nyo, guys, oh. Ang ganda ng kulay niya. Yan. Si Peach Boy. Tapos ito, Crassula to. Crassula variety to siya. Nakalimutan ko ang pangalan. Remota yata. Parang ganun ang pangalan nito. Si Remota. And ayan na naman. Ito. May namatay dito nung summer. Nakalimutan ko na kung anong namatay dyan. Tapos ito si ano to, si Musan. Ayan, napakaganda ng kulay ni Musan. Si Prodigy. And then ito si Orion yata to. Ayan. Ang ganda ng kulay ni ano, Sabrim. Ang dami pa niyang babies, guys. Isa, dalawa, tatlo, apat. Apat yung baby niya. Ayan. Si Sabrim. Ayan. Maganda yung kulay niya. Tapos, itong naipit dito, si Peach Boy na naman. And mayroon tayo dito, si Kisaringiana. Ayan, nasa likod. Na napakataba. Taba-taba. Ayan, oh. Mayroon din siyang isang baby. Ayan, naipit na. So, itong nakatanim sa ganitong pot na arrangement ko ay tatlo. So, yung dalawa ay nagkaroon ng damage nung summer. So, tinanggal ko yung mga succulents doon at ano, tinanim ko sa isang malaking pot. So, siguro nakita na ninyo. Ayan, nandun sila lahat. Pinagsama-sama ko. So, baka ngayong darating na March, gagawa uli ako ng ganito. Ayan, kasi mayroon akong bakanting ganitong pot uli, dalawa. And, ayan, si Sofrimi. Ayan, si Sofrimi pala ang pangalan nito, guys. Ito, si Sofrimi. So, ito din, maselan din to siya sa, ano, winter. So, kapag diniligan ko to, tsak, magkakaroon to ng frostbite. So, yun din yung dahilan ko kung bakit hindi ko tinatanggal yung frost cross nila. Para hindi ako mainggan yung diligan sila. Kasi kapag nakita ko silang dry na dry, gusto ko silang diligan. Yun. Kaya hindi, walang tanggalan ng frost cross during winter time. Para maiwasan ko silang diligan. Ito, mga ano to. Prolifica. Ayan. Ang bilis nitong dumami, guys. Pwede nyo din ipropagate sa dahon. Ayan, o. Ito, dahon to. Ayan, o. Kita ninyo, may dahon dito. Ayan, o. Ayan.
So, pwede ninyong ipropagate sa dahon, pwede din sa cuttings kasi mabilis siya nagkakaroon ng runner. Itong ganito, ayan o, runner. So, ang maganda din yung kulay niya, nagpipink din siya. Yan. Ito naman si ano to, si Mibina. Yan, tumitiklop na siya dahil sa sobrang dry, tumitiklop na yung dahon niya. Yan, si Mibina. Tapos, meron tayo ditong ano. Ayan, si Purple Delight. Napakaganda ng baby ni Purple Delight. Oh, napaka-chubby. Ayan, chubbing-chubby. Itong nandito nakatago. Oh, chubbing-chubby siya. Oh. Ayan, oh. Napaka-chubby ng kanyang baby. Ito yung magandang ano, sa arrangement, ilagay itong mga maliit. Ganito kaliit. Oh. Kasi chubbing-chubby sila. Yan, mayroon din tayo ditong ano. Yan, ghost plant. Ito rin. Yan. Itong ghost plant na to, mga ano lang to, mga leaf propagation lang to lahat. Si Topsy-Turvy yan. Yan. Yan, mga Topsy-Turvy. Nung tinanim ko to dito, sa pot na to, magkasinglaki lang sila lahat. Ngayon, humaba na yung stem ni ghost plant. Tapos si Topsy-Turvy ganun pa rin, maliit pa rin. Yan. Tapos nandito ko nilagay yung aking mga wala nang alagang cactus. Hindi ko na to naalagaan. Ito naman ano to? Aloe. Yan, aloe. Yan, maganda ang mga flowers nito, guys, kapag nag-bloom. Yan, mga cactus ko. So, yun lang guys, yung hitsura nila. So far, walang nagkaroon ng frostbite dito. Ayan. Itong mga arrangement ko. Hindi ko nga lang sila araw-araw nakikita kasi nakatakip lang sila ng frost cloth. So, ayan, yung kanilang latest update dito. So far, okay pa naman sila. Wala pang nagkaroon ng mga damage. Ayan. So, yun lang guys. Thank you so much for watching. And please don't forget to subscribe and like to my channel. At maraming salamat sa inyong support at sa inyong laging panonood sa aking mga videos. Yun, my next video. Bye-bye!